Tawagin na natin si Ramon Chavez from Mindanao. Ay, oh. Hi, Ramon. Hi, Ramon. Saan po tayo magpipinta? Kumusta? Ay, dede. I like your polo. Ang ganda. Sobra. Ang ganda ng polo. Ay, yung hat niya. Maganda. Pang-summer na pang-summer. Hi, Kuya Ramon. Taga saan po kayo sa Mindanao? Cagayan de Oro City. Cagayan. Alam mo, masarap na ano dyan. May prutas dyan, diba? Pagkain. Durian? Durian ba yan? Davao yung durian eh. Sa Cagayan, meron po bang sikat na prutas? Delicacies. Pagkain, ganyan. Ang lagi kong kinakain pag umuwi ako is... Lopes? Hindi, spam. Lechon, tsaka kinilaw. Ay, kinilaw na ano? Tanigi? Tanigi. Kinilaw na Thai part. Patingnan niyo po yung tinola isda. Di ba taga CDO yung tinola isda? Tinola, well, yeah, nagluluto rin kami niyan. Wow. But yung pinaka-inuuwian ko talaga is yung kinilaw. Kasi madalang yung kinilaw sa Metro Manila. Oo, oh, actually. Ano po yung kinilaw? Yung raw. Sa suka. Raw kasi yun. Para siyang Filipino version of sashimi. Yes. So it's raw fish. Sa ano siya? Sa vinegar? Tama yes. ba? Vinegar. Yes, vinegar. Pero ano yung, tama ba? Correct me if I'm wrong. CDO yung may mahabang zipline? Yes. Diba? Yung pinakamahabang zipline. Connecting flight yun sa Singapore. That's right. Hindi. Sa Pilipinas. Pumunta ako dun sa CDO para dun siya yung water Wait, rafting. Chada water rafting. Din. Chada din doon. Chada kagaya. Pero Kuya Ramon, ano po ang pinagkakabalahan niyo po ngayon? Trabaho niyo po? Bale, dalawa jobs ko. Pag Thursday and Friday, I'm part of a band called Ram and Chasing Days. Oh. Ram so Thursday Chasing and Friday. Pero meron akong day job from Monday to Friday. I'm a trainer slash, ang tawag sa title ko is trainer slash program manager sa isang BPO na pang-araw. Wow! Day shift. Bakit so day shift siya, Australian account. Account. So you can speak Australian, like the accent? No? Not really. Hindi naman siya necessary na gayahin yung accent. Pero naiintindihan mo sila maayos. Naiintindihan na through the years kasi... actually, I just left the company just recently lang, no? So I've been there for 7 years, almost 7 years. So when I left, sobrang sanay na ako sa Aussie accent. Aussie, yeah. So kahit na medyo weird pagbago ka, take ka ng calls. Halimbawa, medyo weird. Ano to? Hindi ko maintindihan to. So... nasanay na kasi almost 7 years din. Kuya Ramon, pwede po ba natin i-try? May mag-aaral no, no. I can't understand. Pero si Kuya Ramon, ano naman kung ginagawa ng isang program manager po ba yung sabi niyo kanina? Trainer. Balit, yung trainer, basically nag-start ako sa, like, almost 7 years ago, nag-start ako as a sales agent. So ako mismo yung nagtitake ng calls. So ang kausap ko is tao na ayaw akong kausapin. It's like a random number. Tapos, tatry mong, ako si Ramon, ganito, binibenta ko to, binibenta ko yan. Ayaw niyang kausapin ako, pero yung skill na kailangan mo is, kailangan makapal lang talaga mukha mo sa phone. So, yun, until nag-apply ako ng as a sales coach, as a supervisor, wherein meron kang hawak na mga, let's say, 8 na sales agent, ikaw ang aalagaan mo sila. Need to take care of them para motivated sila magtrabaho, para alam nila yung mga goals nila, alam nila paano nila abutin yung mga goals nila. Saya. So, yun. Nung after that, nag-apply ako as a program manager. Pero bago ko nakuha yung title kasi na yun, I became a trainer first sa mga bago. Mm-hmm. And then eventually yun. So, pinaghirapan ko talaga siya. So, step by step talaga siya. Okay po yung tumatawag sa mga random people. Yep. Nakakailang calls po kayo bago po kayo makabenta sa isang araw? Siguro, kasi sa sales kasi, more attempts, more chances of making a sale. Mm-hmm. So, let's just say, sa 100 leads, ang makakausap mo na matino dyan would be probably around 3-5%. Sa 100? Sa 100. Meron na ba nag-open sa'yo ng problema na sakto nakatawag ka, kailangan ko na makakausap? Meron. Actually, kadalasan ng mga makakausap mo doon, Sir Nico, is minsan kailangan mo lang talaga maging pleasant sa kanila. Mm. Kailangan mong maging attentive para tama yung mga sasabihin mo. Kasi hindi naman yan kung gano'ng kagaling magsalita eh. It's about kung gano'ng ka rin kagaling na makinggan kung ano yung gusto nyo. Oo, tama yan. Pero Kuya Ramon, may tanong din ako. Curious lang ako. Meron pong mga weird na
Ano ba tawag yung pangyayari or response? Na tinanong ko ano yung suot nyo. merong... Like, mga situation nangyari. Sa tagal ko nag-work in a BPO, meron talaga iba, yung mga walang magawa, minsan mag-flirt, kunwari. Kasi, syempre yung iba dyan, bored lang din sila sa diba? Buhay nila. Yes. Parang ginakausap. Yep. Pero ito yung hindi nakaka-board, yung pagkakanta mo. Yes. Pagkanta mo. Kumusta naman yan? Paano nagsimula? Actually, more than a decade ago, nag-start ako magkumanta. So, bali, when I was in college, I wasn't really a very good example to my siblings. So, lagi akong gala because my parents were working abroad. Oh, Nico. So, ako yung eldest. So, lagi akong gala. So, meron akong 10 years tsaka 16 years younger na mga siblings. I see. So, ako, lagi akong umuwi na, alam mo yun, galing madaling araw. Yes. Parang, syempre college, parang, di ba? I'm not sure kung kayo rin, pero me, when I was in college, parang experience ko yan na parang YOLO mentality na uwi ka ng madaling araw, galing ka ng barkada. So, but, ang nakakatawa na nangyari dyan is, sa kakagala ko, may karaoke lagi. So, kanta ako ng kanta, hanggang madaling araw. Parang nagulat lang ako one day na parang pwede ko yatang pagkakitaan yung pagkanta ko. Parang nasa tono yata siya kahit papano. Oh. And then, I met a few friends na nagigitara. Okay. And then, eventually, since English ang favorite subject ko sa college, yung mga essay, medyo, kasi sa math, mahina ako. Yes, So, nai-convert ko yung pagsusulat into songs. Nalagyan ko ng melody. Actually, that's one of my purposes why I joined TNT because I want to be, my dream is to be part of Star Music and actually brought a USB ngayon that kung makikita ko si Yeng Constantino, I'll give her a sample of one song that I'm hoping to do na kantahin niya. Or sinulat ko yung song. It's called Paalam Ba. It's a parang pag lagi na kayo nag-aaway ng partner mo, parang paalam you ask yourselves, parang paalam na ba to? Parang ganun yung tema ng kasi lagi na kayong nag-aaway. Mm-hmm. So hopefully kung suswertehin with the grace of God, makanta ni Yeng yun or kung suwertehin pa maging duet namin yun. Wow. Well, why not? That would be the ultimate. Why not? Yan talaga. Diba? Pero matanong ko lang po, ilang kanta na po ba yung nasulat niya? Probably mga 40 to 50 songs. Wow. Yeah. With together I co-wrote it with my bandmates sa Ram and Chasing Days. May family na po ba kayo? Yes. Meron na akong family. Ilang po yung anak? One child. Asawa po ilan? 10 years. Asawa isa din. Ilang taon na po kayo ni wife? Girlfriend and boyfriend, 4 years and then married 10 years. So 14. 14? Oh, nakaka-amaze naman yun. Ako na-amaze ako sa mga long relationships na ganyan. Yeah, kasi mahirap na siyang ma-achieve. It's not love anymore. It's a commitment. Yes. It's your choice. It's not... Wala na yung, kilig, ganun. First, siya na yung ano ko, love ko. It doesn't work that way. Sad to say, ah. Pero it's, love mo pa rin siya. Love ko pa rin siya. Pero may secret nagkataon. Recipe po ba yung ganyan? Bechin. Actually, bawal yun. Bawal. Siya. Secret recipe, well, you need to, yung courtship kasi, pag mahaba yung courtship, you get to learn about the person pag, kasi ngayon, parang instant na lahat eh. Oh, diba? Instant noodles, instant jowa. True. So, the thing is, if the courtship is not sobrang nirush, well, sige nga, and bago kayo magpakasal, kumbaga, it took time talaga. I'm not saying na lahat ng matagal na relationship. Case-to-case basis pa rin. Yes. But, you know, yung probability lang. Kasi, bago mo pinakasalan, kilalang-kilala mo na siya. So, it's better to know the person well muna. So, 4 years muna kami na mag-jowa. Bago kami decide na magpakasakasal. Oo naman. Sounds great. Maraming salamat. Kuya Ram. Thank you.